Okay, mga kalyabe, magandang araw. Ngayon, i-check natin ulit yung thickness nung chinek natin kahapon. So, matatandaan ninyo, dito ay 160. So, ngayon, i-check natin siya after top coat. 240 na siya, guys, oh. 240 na siya, mga kalyabe. Tumaas. Ito, 230. So, dito, wala namang pintura kahapon, kung matatandaan ninyo. 170. Nag-start siya dito sa 130. So, nadagdag sa kanya is around 180 dito. Dati siya 110. So, 70. Dito ay 130 kahapon, biglang naging 170, so 40. Tapos dito ay 160, biglang nag-210. So, may mga changes siya, 210 din dito. 180. Ito, walang tama. Oh, 170. So, ang tanong ngayon, ilan ba yung tolerance natin sa pag-check ng thickness ng pintura? Alright? Kung matatandaan ninyo, kahapon nabanggit ko ay metallic mica. So, kinokorek ko yung pagkabigay ko sa inyo ng information about sa kulay. Ito ay two-stage mica lang. Alright, so hindi siya, wala siyang metallic. Nung nakita ko kasi yung formula niya, bali metallic lang siya, wala siyang tawag dito, wala, ay, mica lang siya, wala siyang metallic. Okay, hindi ko mabuksan ah. So bali both sides siya pininturahan, dinaya, blending lang yung both sa rear door. Okay, so ang question ngayon ay ilan ang tolerance ng thickness ng pintura. So may mga reference natin ay depende dun sa car manufacturer. Okay, so dati-rati sa Toyota Australia, ang mga reference natin ay, tingnan natin kung nandito pa yung file. Pag metallic mica or metallic yung paint natin, ang lumalabas na na requirement ay about 150 to 200 or yun yung original. Alright, so original thickness ng metallic 150 to 200 max na yon. Then kapag pearl, 150 to 220, that is max pag pearl color. Then kapag ang tawag dito, kapag solid color, max na yung 110, ha? So, kung pwede, 85, 90, or maximum niya 110. So, yun lang. Then, kung may mga katanungan kayo, just comment lang po kayo sa baba. Then, huwag kalimutan mag-subscribe kay Body and Pain Safety Consultant. Alright? Salamat!